Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may balita tayong pag-uusapan. Ilan na lang ba ang natitirang OVTIN Bronco attack aircraft ng Philippine Air Force? Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan ng like, share and subscribe. Pakipalo at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. At shoutout muna kila magandang topic na naman ito kung saan aalamin natin kung ilan pa ba ang bilang ng aktibong OV-10 Bronco attack aircraft ngayon ng Philippine Air Force. Ang OV-10 Bronco ay isa sa pinakamalakas na air asset ng Air Force mula noon hanggang ngayon dahil marami na itong tagumpay na airstrike na nagawa. Katulad na lamang noong nakaraan kung saan pinupulbos ng ating Air Force ang mga teroristang NPA gamit ang airstrike at ginamit nga ulit nila ang kanilang OV-10 Bronco attack aircraft. Sa kasalukuyan ay 7 OV-10 Bronco na lamang ang aktibo ngayon at halos noong nakaraang taon lang ay 10 OV-10 Bronco pa ang aktibo. Dahil na rin siguro sa katandaan ng iba at ang iba naman ay kulang na sa mga spare parts. Ang total na OV-10 Bronco ng Pilipinas ay 41. Ang 24 dito ay galing sa Estados Unidos na nareceive ng ating Air Force noong 1991 pa. At nasundan pa nga ito noong 2003 at 2004 dahil nakareceive ulit ang ating Air Force ng 9 na OV-10 Bronco mula Estados Unidos at 8 OV-10 Bronco naman mula sa Thai Air Force. Ang OV-10 Bronco ay malaking kahalagan para sa ating Air Force dahil noon pa lang ay ito na ang kanilang ginagamit sa pagsugpo at pagpulbo sa mga terorista na nasasagupa nila. Dahil na nga rin sa katandaan ng mga ito at konti na lang ang matitira, binabalak na rin ito ng ating gobyerno na palitan na rin. Ng mga bagong light attack aircraft katulad na lamang ng Super Tucano na dumating na ang 6 noong makaraan lang. Pero dahil sa gusto pa rin padamihin ng ating Air Force ang gamit nilang attack aircraft ay hanggang ngayon, ay hinihintay pa rin ang pag-transfer ng mga nagretirong OV-10 Bronco mula sa Estados Unidos ulit. At noong 2018 nga ay sinabi ito ng Amerika. Sana ay tuluyan ng mapalitan ng mga modernong kagamitan ang mga lumang kagamitan ng lahat ng military asset ng armed forces. Sana ay sikapin pa rin nilang padamihin ito sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng modernization program ng AFP. Sa susunod ko pang video, pag-uusapan pa natin ang iba pang tungkol sa ating depensa. Kung nais mo rin magpa-shoutout, i-comment mo lamang ang iyong pangalan na isa-shoutout ko. Pakipalo at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera o load kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.